Ito guys, isa sa mga ginagamit ko sa pagluto ng kaldereta. Since hindi kami kumakain ng pork, eh yung kaldereta, di ba, meron siyang liver spread. So, ang ginagawa ko, pag magluluto ako ng kaldereta is, binuboil ko yung chicken liver. Tapos, pagka naboil na siya, ibe-blend ko siya with olive oil, salt, and pepper. Luto na siya or half-cook. Pwede na natin siyang hanguin siya ka isa't aside. Tapos sunod natin yung carrots. So ayan, medyo half-cook siya. I-hanguin ko na siya. Then isunod ko yung bell peppers. Ayan, pinagsama ko na yung yellow and green bell peppers. Sautay lang natin siya ng mga ilang minutes. And then after that, hanguin natin and then set aside. And then, igisa na natin yung sibuyas. Always sibuyas first. Then, we cook until it's translucent. Ayan, once translucent na, i-agin natin yung garlic. Mama. Add na natin yung beef. Na-boil ko na siya kagabi. Dapat lulutuin ko siya kagabi kasi maraming dalang food si mother. So, ngayon ko na lang siya lutuin. At least mabilis na lang. Dinoil ko siya sa salt, pepper, and then red onion. Then, lagay na natin yung beef sauce. Nilagyan ko ng hot water para hindi sayang ang tomato sauce. Para sa egg. Then, ilagay na natin yung beef stock. Yung pinagkuluan ng beef. Ito na yun. Parang ayun na yung pinaka-water niya. Then, add some sweet pickle relish. Ayan. Siguro mga 1.5. Depende. Tansyahin natin. Mamaya. Then, lagay natin yung queso. Para more creamy siya. Ayan. Konti lang. Mga 2 slices lang yun. Ayan, medyo nagme-melt-melt na yung cheese. Pwede na natin ilagay yung carrots. And then we add the potatoes. Malalaki yung diet ko kasi di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-replay ng pagkain. Paulit-ulit. So at least kahit paulit-ulit mo siyang painitin, at least hindi madudurog yung carrots at saka yung potatoes. Lagyan lang natin ng salt. Gamit ko Himalayan salt. Sabi nila mas healthier daw. So, try natin. Pwede naman kahit anong salt. Depende nyo sa inyo. Minta-minta. Siyempre. Nawawala ang paminta. Mas maraming paminta mas lahat. The dried chili flakes. Gusto nyo medyo maanghang. Ako kasi hindi ako masyado makakain ng maanghang. So, konti-konti lang. Then, ilas natin yung nasutay na natin kanina yung yellow and green bell peppers. Colorful.
colorful beef caldereta. Colorful beef caldereta. And then lastly, lagyan natin siya ng sugar, any sugar. Gamit ko coconut sugar para mag-balance yung lahat ng ingredients. Kasi yung sugar, it helps to balance all the ingredients. Guys, dun pala sa kung bakit malalaki yung hiwa ko ng carrots at saka ng potato. Kasi di ba mahilig tayo mag-repeat ng ulam or palagi natin iniinit. So at least kahit paulit-ulit mo siyang initin, hindi nadudurog yung patatas at saka yung carrots. Yun lang! And it's ready! Dinner is served! Dinner is ready! My own version of beef caldereta. Thank you guys for watching! See you on my next upload! Bye-bye! Kaya guys, tikman na natin yung beef caldereta. Siyempre may masarap siya sa white rice. Sarap. Crunchy pa yung bell peppers. Yung beef tray. Beef naman. Lambot na siya kasi na-boil ko na siya kagabi. So, ang bilis ko lang nagluto. Parang mga 30 to 40 minutes. Kasi halos mabilis lang lutuin yung beef caldereta. Lalo na na-boil mo na yung beef. Mas madali na siyang lutuin. Thank you for watching!